Hey, good day mga ka-technician. So yung ipapakita natin ngayon yung amplifier, i-check ko. Nasaksak daw ito sa 220, yun yung history nitong amplifier natin. So malamang walang power ito. Pero check muna natin. Kukuha ako ng tester. Wala naman yung tester ko eh. Yung transformer type naman ito, kaya yung primary pwede nating i-check kaagad. So yung history niya, nasaksak sa 220. Kaya so sa primary, yan oh. So buo ang primary natin. Yun. Yung primary natin buo kasi meron pumapalo yung tester natin, yan oh. Sa extend. Yun, meron tayo. Pero ang history niya is na-plug ng 220 and parang nabasa din yung loob. Ayan, kaya lang 110 siya. Yan. So, on cue yung brand niya. Medyo high-end product kasi itong ganito. Yung on cue. Medyo mahal ang value. Yan. High-end niya. Ano nga yan? Value niya. Yan yung mga high-end product. Pero bihira na yata ang ganito ngayon. Kadalasan na ampli na lumabas na sa atin ngayon yung mga Keebler, Concert, Sakura, ayun. Pero parang bibihira na yung lumabas na ganito na ano, mga 110. Yan. So i-try natin kung aandar. Sasabog. Boom! Ay, hindi naman pumutok. So may standby power. Ayun. Nagsuswitch yung relay niya. Ayun, pero walang display. Yun. Okay. So, bubuksan ko na lang muna yung unit and papakita namin sa inyo kung ano ang naging problema. Ayan. So, subscribe na lang po sa ating YouTube channel, JDL Electronic Service Center. Ayan, oh. Medyo parang nabasa talaga siya. Kasi makikita nyo parang kinakalawang na. So, i-restore na lang natin. Ayan, oh. Parang kinakalawang na siya. Yun. At may marka ng... Ayan, oh. Ayan, marka ng... Galing sa baha. Hindi nga. Oh, ayan, oh. Natuyo na siya. Pero, siguro hindi nalinisan. Ayan. So, ayun. May nakita na ako kasi na problema niya. Yung isang fuse putok, oh. Yun. So, ang transformer na ginamit niya, dalawa. Ito yung standby transformer. Ito yung transformer ng amplifier niya mismo. Yung para dito. Sa pinaka-amplifier natin. Ayan. So, ito. So, yung na-check natin kanina sa tester, yung primary. So, ang sira niya, yung para doon sa, primary, yung standby transformer. So, ang sira niya, yung supply papunta dito sa main transformer. O, yung malaki. So, papalitan ko muna itong fuse na ito. Kung magpa-power na siya. Yung. So, ang value niya ay, malabo ng mata ko. 4 ampere. Yun, nakasulat. Teka. 4 ampere yan. Ikaw, kalaki. Teka. Iilawan ko muna ito. Nahihirap pong gumawa pag medyo ang mata ay malabo na. Okay na. 3.5. Alam mo, hindi ko kita yan. Oh, yun. Kinabit ko na. And tingnan natin kung sasabog. Teka, check muna natin ulit. Shorted. Yawn. Sa X1. So, bago natin isaksak, check natin yung secondary. Ayan. Parang good naman siya. Okay.
So ayan, buo naman yung secondary natin. Putok lang yung fuse dahil pagkakasaksak siguro sa 220. So isaksak natin ngayon sa transformer itong sasabog. Yun. Hindi naman pumutok. And yun, nabuhay. Apius laang ang sira. E kaswerte. Apius laang. Yun. Marunong so, lumangoy yan. Ha? Marunong lumangoy. Marunong lumangoy ito dahil nabaha. Ay buhay pa. Nakasurvive. Pero ang tanong, tutunog ka. Ayun, teka, patayin ko muna. Kakapitan ko muna ng speaker. Tingnan natin kung tutunog. Yun. Kapitan natin ng ayan, DVD. So, kakapitan ko siya ng DVD dito sa yeah, audio. Sa CD. Yun. So, kinabitan ko siya ng input doon sa likodan. Yun. Speaker. B. DVD. CD. Yun. Matigas na rin pindutin. Volume. Walang audio. Walang sounds. Buhay na yung power pero walang audio yun oh. Yun. CD. CD. Yun ang problema nating malaki ngayon. Okay, teka. Bago ko umpisahan pala, ipakita ko sa inyo kung paano ito i-check ha. Para madali nating masundan. Ano, kukuha ulit ako ng ating mahiwagang whiteboard. Yan, para ma-explain ko sa inyo bago kong gawin. Hey, balikan ko. So ayan, tinagili ko yung unit. Ito yung mga output niya. Output transistor natin, ayan o. So makikita nyo kasi pagka high-end product, napakarami ng ano, gamit na. Kasi meron siyang surround, may center, and may speaker B pa siya na connection. Ayan, so ganyan karami ang output speaker na ginagamit niya. Ayun. So, ang problema natin, walang audio. Pero, nagsuswitch naman yung relay niya. So, ang gagawin muna natin, i-check ko yung mga transistor. Kasi kung may shorted na transistor yan, kadalasan nakaprotect or hindi nagsuswitch yung ating relay. And, lumalabas na dito sa display niya kaagad dito. Pag on pa lang natin, lumalabas yung protect. Yun yung kagandahan nitong mga high-end product na ganito. Kaya lang, medyo masalimuot siyang gawin. Dahil yung preamp niya, ganito na yung ginagamit. Oh. Medyo mahirap sundan. So, ituturo lang muna natin kung paano ba i-check yung mga transistor. Hindi na natin bubunutin yung transistor. Malalaman na kagad natin kung ang problema natin is nasa amplifier section or nasa preamp section. Yun. So sa voltage biasing tayo or voltage check ang gagamitin natin. So bago ko ipakita yung pag-check ng voltage, ituturo ko muna sa inyo. So transistor ulit ito ha. Switching transistor ulit. Ang gagawin na lang natin, ayan, tatlong paa na kagad. Ayan. So, ang ginagamit niya kasi, usually, dalawang transistor yan. Yung isang A, yung isa B, nag-uumpisa ang letter. So, yung PNP, PNP at saka NPN. Yun, NPN. Okay, so sa ganito naman, madali naman tayong mag-check na nito. Malalaman na natin kaagad kung may diferensya ang amplifier section natin. So, ito yung base, collector, emitter. Base, collector, emitter. So, sa base at emitter, kumuha na kagad kaya dito nyo nakunin yung parang puso ah.
So tester to ha. Tester. Ilalagay niyo sa bolts DC. So usually may makukuha kayo dapat supply diyan kapag balance ang supply niyo. Usually common yan is 0.5 volts DC. So pag may 0.5 volts DC kayo dito, ibig sabihin normal ang function ng amplifier nyo. Yan. So yung iba 0.3. So merong gumagamit yata 0.3, 0.2. Ang importante balance siya, 0.3, 0.2, 0.4, 0.5. Yan. Yan yung common na voltage na nakukuha nyo kapag sinukat nyo is base emitter. Sa kabila, ganun din. Dapat, kung ano yung nakuha nyong voltage dito, kung 0.5 ang nakuha nyo dito, sa kabila, 0.5 din. Yan, DC ha. Yan, ganun lang kasimpleng i-check ang ampli. Actually, ito ang pinag-uumpisahan ng basic electronics talaga eh. Yung amplifier, yung transistor type. Yan, okay. So, kung balance yung voltage check nyo, yung base and emitter, nakakuha kayo ng 0.5 0.5 positive. Kung digital ang ginagamit natin dito ha, so sa kabila negative 0.5 din volts negative. Ayan, burahin natin ulit. Okay, so ipapakita natin ang actual ha. Ayan, nakikita yung transistor. Hindi naman yata madali. Ayan, yung mga transistor natin. So, base and emitter. Base emitter, base emitter. So, ano ba yun? Ang kukunin natin dito sa dalawang paa. Okay, so gagamit tayo ng... Importante ang digital tester ang ginagamit dito. Kasi sa analog, medyo mahirap nating i-trace ang voltage. Lalo na kung voltage bias tayo. Biasing ang gagawin natin. Ayan. Teka. Balikta rin natin ha. Parang mas madali yung ganito. Yan. So kailangan naka-on ang unit natin. Yun, naka-power. Yun. Ayan. So dito pa lang, kukuha lang ako, kailangan lang medyo maingat kayo ng pagtusok ha, kasi naka-on yung unit natin. So yung kinuhanan ko ay sa front speaker natin. Lagyan natin ng ilaw. Yan. Yun. Ilang volts yan? Yan o, 0.5. Okay, so wala sign ng negative. C, yun yung ating NPN. So yung sa PNP natin, okay, ito medyo dapat maingat lang tayo. Yun, 0.5 negative. So dyan palang kita na natin wala tayong problema sa amplifier. So ito yung ating front speaker. Yan. So dito sa kabila, i-check din natin. Yan o, 0.5. Okay. Yung kabila dito. Sa surround tayo. Ayun. 0.5 din. So, maaaring wala tayong problema dito sa ampli. Dahil makikita na natin, wala naman tayong naging protect. So, buo ang amplifier section natin. Yan. Ang problema natin ngayon, wala siyang audio na inilalabas. Yun. Ang isang malaking problema. Bakit? Okay. So, buo. Okay. So, kita natin ulit sa dating drawing. Tinga. Patayin ko muna. Yun. So, ang section kasi ng ating amplifier, like katulad nito, sabihin na natin, may mga section-section kasi yan. Ito yung ating amp section. Yan, amplifier section. So, sa amplifier section, ang pupuntahan niya na lang
is tinatawag namin ito na ng mga technician katulad namin, preamp or tone control. Yan. So sa tone control, kasama na dyan yung ating mic, yung ating bass, kaya nga ano eh, treble, balance. Yan. So nandito na yung mga control natin doon sa ating tone control. Okay, and yung ating power supply. Yun. So talos tatlong section lang ang binubuo ng amplifier natin. Ayan. So power supply. Papasok ang power supply doon. And power supply kasama ang tone control. Ayan. So ganito lang yung basic na ginagamit yan na power supply dito, papunta sa ampli, papunta sa tone control section natin. Pangit ang drawing ko. Ayan. Okay na. And madali kasing i-analyze ang... Ito kasi high-end product, hindi natin ito mai-on kaagad. Kung yung mga Sakura, yung mga concert, pwede nating tanggalin muna. Kasi, ano ba tawag dito? Ang amplifier section, so ito yung input natin. So, ibig sabihin ng in, ito yung ating ipinasok na signal, in. And yung ating out, ito yung speaker. Yan. So in and out lang yan, speaker. Okay. So yung in ito, dito pumapasok kasi yung pinapasok natin kasi yung ating like DVD ang ipinasok natin ha. Sample na lang natin, DVD player yan. Papasok sa tone control natin. Tapos tone control, ibabato niya sa ampli. Ayan. Tapos amplifier, kung good ang ampli mo, saka lang siya maglalabas ng sounds. Okay, so nandito yung ating volume control sa tone control. So papasok yung DVD dito, i-input natin yung DVD, tapos i-out ng tone control, papasok sa ampli, i-out niya sa speaker. So madali lang, input, i-out niya, tapos in ng ampli, speaker out na siya. Yun, ganun lang kadali yun. Then, kailangan lang tama yung power supply natin. Ngayon, doon sa mga hindi high-end ampli, pwede nyo na siyang i-separate. Separate. Yun. Ito yung amp natin, ha? Amp. Yung ating tone control. Tone control kasi tawag ko dito, eh. Yan. Tone control. So, kung yung tone control is yung out niya, yan, in dito, para madali nyo malaman kung ang problema nyo ay nandito or nandito, tanggalin nyo muna ito. Yun. Putulin nyo muna yung connection or ihang nyo yung connection papunta sa in. Papunta sa in. Tapos, kabitan nyo ng speaker. Yun. So, pag kinabit nyo yung speaker, pwede nyo itong inputan ng DVD direct. Kaya lang masyadong malakas. Or hawakan nyo lang ng kamay, umuugong yan. Yung parang humming sound yan. Woo, ganoon ba? Yun. Dito. So, malalaman nyo na kaagad. And kung ang problema nyo ay may distorted sounds, nahihirapan kayo, hindi nyo alam kung nandito sa tone control ang distortion ng sounds niya or nasa ampli. So, ganun din ang gawin nyo. Tanggalin nyo muna ito. Dito ka mag-input sa ampli. Direct input nyo muna siya. So, left and right. Usually, left and right naman yan. L and R. Tapos, ground. Yun. So, tanggalin nyo muna yan. Dito ka mag-input. Gagamit kayo ng... Kasi dati, nung kabataan ko ha. Ito yung talagang madalas ginagawa namin. Amplifier. Sa yung mga Betamax pa, inabutan ko VHS. Yan. So, sa amplifier, gumagamit kami ng audio tracer. Meron kaming audio tracer na may para siyang test prod din. Tapos nilalagyan namin ng input sounds ito. So tinutusok lang namin na ganun. Makikita na kagad namin tutunog siya. Yan. Ngayon kung distorted yung sound. So focus na kami sa ampli. Hindi na kami magpo-focus dito. Ngayon kung paglagay namin dito is normal ang sounds. Tapos may distortion pag kinakabito. So focus tayo doon sa tone control.
Hindi nyo kailangang mag-focus dito, nandito pala ang problema nyo. Kung nag-focus kayo dito, nandito pala yung problema. Yun, ganun lang naman natin i-analyze. Ihiwalay natin. Doon sa mga ano to, yung mga hindi high-end product. Pero sa ganito kasi, ang problema natin, katulad nitong gawin natin ngayon, sa voltage biasing ang ginamit natin, normal ang ampli natin. Pero wala tayong 8 na nilalabas. So, maaaring nandito ang problema natin. Mahirap kasi siya, katulad ng sinabi ko, mahirap siyang i-separate, ihiwalay natin. Dahil ang ginagamit niya mga socket, and pag bumunot ako ng isang socket dito, nagpo-protect na kaagad siya. So, hindi natin mapapalabas yung 8 kaagad. Yun, hindi natin matitrace. Pero ang step na gagawin natin, dahil good ang ating ampli, based sa tester natin ha, good yung amplifier section natin. Ang nakita nating problema, kung makikita nyo yung printed board nya, yung pinaka tone control natin, para siya may mga corrosion na. So ang step na gagawin natin, kakalasin ko muna siya and lilinisan ko ang board. Saka ko re-reassemble ulit. I-restore na lang ulit natin. So maaaring huhugasan ko itong board na ito. Yan. Or lilinisan ko ng lacquer thinner. Lacquer thinner ang ginagamit namin sa mga ganitong printed circuit. Yan. Mas madali kasi siyang matuyo. Yan. So yan yung common na ginagamit ng mga electronic technician. Okay. So kakalasin ko lang muna. Lilinisan ko. Tapos babalikan ko ulit kayo. Okay. Kakain din ako ng hapunan muna. Ayos. Ayun. Dito ang kahapunan. Okay. Balikan ko kaya. So, yun yung pinaka-control niya. Oh. Ito, yung tone control na tinatawag namin or yung preamp. Ayan. Ito yan. Ito yung board na yan. Ito yung amplifier section. Ito yung power supply. Ayan. So, yung tone control natin kasama itong digital display natin. Nandito rin yung system natin. Ayan. So, dito dumadaan yung mga input. Ayun, oh. Papasok yung input. Ilalabas niya at ibabato niya sa ampli. Yun yung ilalabas niya doon sa ating speaker. Dumadaan siya dito. Yung mga sounds natin, kinokontrol nito. Ayan. So, ang problema, konfirmado, nabasa. Ayan, oh. Nakikita niyo yung likod. Corroded. And, ayan, oh. So, maaaring nabasa siya, nakatagilid. Tinagilid nila. Nabasa siya, binaha, tapos itinagilid. Ayan, ang problema natin. Halos nag-corrosion na siya, oh. Yan, oh. Okay. So, gagawin na lang muna namin. Lilinisan. Gagamit kami ng tubig. Huhugasan yung board. Yan. So, babalikan ko kayo mamaya pag nalinisan na namin. Okay? Yung tanggal, oh. So, wala ko kaming tubig ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Kung bakit. Ta naman. Yan. Nagtulo yung gripo namin, oh. Kaya mano-mano kami. Ayun, mamaya na. Buhos ka ng buhos eh. Excited ka eh. Yan. Ayan. So ito, nilinis ko siya ng tubig at saka langis. Tubig at langis. Hindi. Sabon. Yan. Para makita natin kung ayan. So, sa mga ganitong board, actually, marami na kaming ginawa. Pwede ho siyang hugasan talaga ng tubig. Huwag kayong matakot. Mas importante, tutuyuin nyo. Ayan. Dati nang nabasa, nakasurvive. Ano pa itong paliguan ko talaga, ano? Yun. Tanggal. Parang alam ko na kung saan galing to kasi iba ang kulay ng lupa eh. Nasa area ng Montalban to. Kulay yan o. Kulay bundok. Brown. Limay din. Yun. O ha? Buhos. Buhos. Yun. Kita nyo, cameraman na taga-buhos pa. Kaya hindi ko tumaaway kasi mamaya akong bubuhusan yung pag inaway ko.
ayos. Ganda. Tsapa. Yung toothbrush ko, ginamit ko na dito. Hindi na akong toothbrush. De, joke lang ha. Yun. Oh. Now, okay na to. Papakita ko na lang din mamaya. Yan. Okay. Ilinisan ko lang to. Tapos, pakita ko sa inyo mamaya pag natuyo na. Ayan. Dahil wala akong hair dryer na pantuyo sana dito, ang ginamit ko yung nitro para matanggal yung mga tubig-tubig sa loob. Yan, gumamit ako ng nitrogen. Nilagayan ko na lang ng hose. Para mabilis matuyo. Yan. So, babalikan ko kayo mamaya pagka talagang tuyong-tuyo na siya. Maghahapunan muna ako. Yan. Okay. Ayos. Ayan. So, natuyo na yung board kasi pinatuyo ko siya nung nitro. Binugahan ko siya ng nitro kaya mabilis siyang natuyo. Ayan. So, ito ang kagandahan ng kapag original na board. Yung corrosion niya, oh, natanggal siya doon sa pagkakahugas natin ng tubig at sabon. Ayan, oh. So, wala na siyang corrosion. And yung board, oh, malinis na rin siya. Ayan. Ngayon, ang tanong, kung tutunog siya kapag kinabit natin. So, a-assemblein ko muna ulit siya. Ayan. So, itong isa, nilinis ko rin siya pero lacquer thinner na ang pinanglinis ko dito. Binras ko lang ng may lacquer thinner. Dito. Yun. So, mukhang nalinis naman ng maayos. Ang a-assemblein ko na lang and i-observe ko, titingnan namin kung gagana na siya. Yeah. Okay, so babalik ulit tayo. So ayan, tapos na nating i-reassemble yung ating ampli. Yan, oh. So malinis na siya. Binras ko ng lacquer thinner itong kabila at pinatuyo ko. Pero yung kabila, binunot natin and yun yung aking sinabon kanina. Sinabon talaga yun. Oh. Sinabon, binras at sabon. So itatry natin ngayon kung gagana na siya. Yan. Boom. Yun. Meron. Kapitan natin ng input ulit siya. DVD sa CD tayo. Volume. Kabila. Yun. Pumasok ng input. Yun. So, meron na siya. Ito. Wala. Yun. So, meron na tayong input. So, subukan ko lagyan ng audio pero ibabalik ko ulit yung ano, ah, ibababa ko ulit yung volume, ah, kasi baka bawal, kasi bawal yung may kanta. Pero yung kapitbahay may kanta. Okay lang, may birthday daw ulit. Yun.
Kasi may naka-copyright tayo pag naglalabas tayo ng audio. Pero te-testing natin. Ibo-volume ko lang ng konti na malakas. Tapos hihinaan ko. Teka. Yun. Meron na siya. Tumutunog na. Subukan ulit natin. Yun. Yun. Okay na. So, gumana na. So, ganun lang kasimple yung ginawa natin. Wala naman tayo ibang troubleshoot na ginawa. Ang naging problema lang sa kanya talaga, kaya hindi siya nagka-audio kanina dahil dun sa kapal ng dumi at corrosion. So, yun lang kagandahan ng original na board. Kahit siya nabasa, hindi siya nagtutuklap-tuklap katulad ng mga board ng aircon na ginagawa natin ngayon. Palabasa lang ng konti, nasisira. Ito, nababad na sa tubig. Nilinis ko lang ulit. Tapos, yun lang ang naging sira niya. Yung isang fuse na pinalitan ko dahil nasaksak daw nila sa 220 ito. Yun. Pero, ang isang main problem natin talaga, yung dumi lang. Ayan. So, sa ngayon, maayos na siya. Ayan. Hindi ko siya pwedeng lagyan ng volume. Pero, maayos na. May sounds na siya. So, okay na. Ayan. Malinis na yung ano natin. And sana may natutunan tayo kahit sa ganitong kasimpleng paraan lang ng pagre-repair. So actually, simple lang yung ginawa natin. Nilinis, pinalitan ang fuse, o naging maayos na yung unit kahit na nababad sa baha, na-restore pa natin. So, huwag kayong matakot na basain ang tubig dahil dati nang nabasa. So, basa na siya, linisan na natin ang diretsyo ng tubig din. Ayan, so hindi naman natin kailangan gumamit at bumili pa ng mga chemical na panglinis dito. Tubig at sabon lang, pwede na ito. Hindi naman ganito kamaselan yung mga board ng ganito. Yun. Basta hiwalay nyo lang yung display board. Hindi natin basta pwedeng basain. So, dito lang sa section ng ito, sa may baba. So, ginamit ko doon sa power amp natin. Malalaki naman yung hibla. Binras ko lang ng lacquer thinner. Yan yung maliliit na yung board ng ating tone control. Yun lang yung sinabon natin. Ayan. So, tumurog na siya. Okay na, observe na lang natin to. Okay na, ayos.